Mahilig ka bang kumain ng chocolates for snacks nung bata ka? Ito ay may sangkap na nakapapasaya. E yung gatas, mahilig ka bang uminom nito? Ang gatas ay may kalsyum para sa ating mga buto. Pag-uusapan natin ang dalawa sa pinakamamahal na snacks ng batang Pinoy. Ito ang Lala Milk Chocolate at Mik Mik Milk Powder. Paano nga ba ito nagsimula? Pero inaanyayahan kita muna mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa aking mga uploads. Maraming bata noong 90s ay bumibili nito. Minsan ay binubuhos pa nila ito sa isang basong tubig. Marami ang nagsasabi na hindi kumpleto ang kanilang kabataan kung wala ang snacks na to. Ang Mik Mik Milk Powder ay nagsimula sa Divisoria, Maynila, kung saan si Robert C. ay bumili ng isang powder milk snack. Sa Anglo-Chinese School na ngayon ay 168 Shopping Mall natikman niya ang unang powdered milk snack. Napagdesisyonan niya na gumawa ng sarili niyang produkto at pinangalanan niya itong Mik Mik Sweetened Powdered Milk. Ginamit niya ang pambalot na puti at pula para sa gatas at para sa chocolate flavor na puti at brown. Ginamit niya ang pula at puting kulay kagaya ng mga kilalang gatas na brands na Alaska at Carnation. Inumpisahan niya ang Jacker's food industry noong 1987 na may 10 empleyado sa isang maliit na factory. Ang unang produkto nila ay mani na pinangalan ng sugo. Lahat ay ginagawa ng mano-mano. Dinagdag niya ang Mik Mik powdered milk. Kinalaunan ay dinagdag niya ang peanut at ubi flavor. Mik Mik ay galing sa salitang milk, pero dahil mahirap itong ibigkas ng isang bata, inalis niya ang letter L para maging Mik. Idinagdag niya ang straw para ito'y sipsipin at walang masayang. Mapapaubo ka o mabubulunan habang sinisipsip ang straw. Ito ang nagbubuo sa Mik Mik experience. Hanggang ngayon, magbibili ito sa mga tindahan nationwide. Higit 4 na dekada nang minamahal ng mga Pilipino ang Lala Milk Chocolate. Noong 1973, ang mag-asawang Luz Pimin at Salvacion ay lumipat sa Maynila galing Bicol kasama ng mga anak nila. Kinalaunan ay lumipat din sa Balagtas, Bulacan. Si Salvacion ay nagtatrabaho sa umaga at gumagawa ng kamote candy sa gabi. Itinagdag niya na rin ang cheese pastillas at isang araw, aksidente niyang nagawa ang chocolate candy galing sa pastillas mixture. Ay hindi masayang, itininda niya pa rin ito at ito'y pumatok at sabi nga nila the rest is history. Natatag ang Lala Food Products, ipinangalan niya ito sa initials ng 4 niyang anak, si Louis, Arlene, Leonisa at Arlette. Rags to riches ang istorya nila sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Sa ngayon ay meron na rin silang ubi flavor. Napanatili nila ang maligkit at makunat nitong texture. Mabibili ang kanilang produkto nationwide. Sa ngayon, ito na ay Grace Point Enterprises at kontrolado nito ang 70% ng market share ng chocolate candies sa Pilipinas. Nagustuhan niyo ba ang istorya? Please comment below. Naging bahagi ba ang Lala Chocolate o Mik Mik Powder Milk ng iyong kabataan? Please comment below. Napaupo ka din ba ng Mik Mik Milk Powder habang hinihigop kapit ang straw? Please comment below. Ilang araw na lang. Happy New Year! Thank you for watching. Hanggang sa muli.